Hello everyone, welcome back to my channel. It's my Journey Canada blog. I'd like to make a video regarding sa current way of life ngayon dito sa Canada. It's April 2024. This video is for those people eyeing to come to Canada. Canada right now is really expensive. From groceries, insurance, car and everything. Well, it started during the pandemic and this ongoing war between Israel and other Middle Eastern countries, also yung Ukraine and then Russia, paano nakaka-apekto? Because those countries importing gas or fuel from these affected countries, nagtaasan yung presyo lahat ng fuel and affected yung mga bansang again nag-i-import dun sa mga iyon. It cost most people, especially here in Canada, included po kami. Some people say na we're under recession and yung iba naman sabi hindi pa. But one thing's for sure is nagkaroon na or meron na kaming inflation dito sa Canada. Kasi ramdam na namin eh, nagtataasan na yung mga bilihin. Lahat, upa ng bahay, insurance and everything. Just to give you an example, yung grocery pa lang dito sa Canada, specifically dito sa amin sa province of Alberta, sa Calgary, nag-double yung budget namin or more than pa. Kasama na dyan, monthly na binabayaran nyo yung car insurance, tapos yung sa bahay, meron din mga insurance yung mga yan. Kung ano pa, nabilihin, plus yung tax, may inimpose na naman silang bago. Yung federal tax na inad nila just recently, yung carbon tax. Para saan ba yung carbon tax? Those mga first world country, including yung Canada, climate change, kumbaga sila yung nag-i-implement ng pagbabago. Ang ginawa ng Canada, nag-impose sila ng carbon tax para i-limit yung mga tao or i-push na wag nang gumamit ng fuel or less fuel kasi meron silang target na by this year, gusto nila na mostly electric cars na yung gagamitin dito sa Canada in the coming years. So correct me if I'm wrong, kasi yun yung pagkakaintindi ko sa news and then sa nabasa ko. Guys, kung meron kayong info, maaari nyo ring i-feed sa akin kung tama yung pagkakaintindi ko. It started April 1st, itong carbon tax. Lahat ng mga gumagamit sa bahay ng mga gas sa fuel ng mga sasakyan, tinaasan yung tax. Right now, nararamdaman na namin, tumaas ng ilang cents per liter yung ano, yung gas. So it's all over Canada, nagkaroon ng mga protests. Pero I don't know kung may changes or mababago ba, kasi marami ring mga premier ng kada provinces or territories ng Canada ang tumututol dito. So hopefully tanggalin na nga ni Justin Trudeau, yung Prime Minister. Kasi dagdag bayarin pa yun eh. Ang taas ng inflation ngayon dito sa Canada, yung mga bayarin sa pagkain or kung ano man. Kung malaki yung pamilya nyo, talagang ano, ramdam nyo talaga. Yung sahod nyo, lahat halos mapupunta. Malaking porsyento ng sahod nyo, mapupunta talaga sa tax. Para dun sa mga paparating pa lang or magpa-plan na mag-immigrate dito sa Canada, paulit-ulit kong sasabihin, you have to do your research kung saang lugar kayo dito sa Canada pupunta. I-check nyo yung unang-una, yung uupahan yung bahay or matutuluyan nyo. Maswerte kayo kung meron kayong you know, family, friends or relatives na matutuluyan. Though possibly mabigyan kayo ng mababang upa or mapatira kayo in a short span of time para makapag-adjust kayo. But syempre, yung mga yun din, may mga bayarin din yan dito eh. So, I don't know. Depende na sa usapan nyo yan. But for those walang, you know, pupunta rito as strangers, bago pa lang, walang kakilala or may kakilala man pero gusto nyong maging, you know, private, kumuha ng sariling lugar na matutuluyan, apartment or basement or room,
please double check nyo muna yung tutuluyan nyo kung saang lugar dito sa Canada, kung magkano yung presyo, and then kung paano yung pag-commute nyo sa work or kung mag-aaral man kayo, gaano kalayo yung location, kasi yung transportation nyo plus yung mga grocery sobrang mahal dito. Tapos isa pa, kung kayo uupa rito ngayon, especially sa mga big cities like dito sa amin, sa Calgary, ito nangyayari na to ngayon talaga. Nagpo-post sila or nagtatanong kung normal ba na ganito yung sinainan nilang lease agreement, monthly pay, and then tataasan sila ng renta without notice, a few weeks after ng pag-move nila or after month or few months. Pero totoo yun, talagang nangyayari na talaga siya ngayon. Hindi nila makontrol kasi ang federal government dito sa Canada, panay ang tax na or additional fees or kung anumang I would say na mahuhut-hut nila kung kanino man doon sa mga landlords or homeowners, kaya hindi mo sila masisisi. Ang mahal ng tax na inihingi, kung ikaw isa ka ring homeowners na, you know, nagpapaupa ng apartment mo or ng bahay mo, maiintindihan mo kasi sino ba magbabayad ng extrang fees or tax na i-impose sa'yo ng federal government or ng provincial government? Ikaw din, di ba? So, ang mangyayari, ipapasa mo yung fees or kung anumang bagong tax dun sa property na i-impose sa'yo doon sa na umuupa sa'yo. So, without notice, pwede nilang gawin yon na nangyayari ngayon dito sa Calgary. Sa example nga, normal ba raw na nag-sign sila ng lease a few weeks ago, bigla na lang silang sinendan ng message and then ng bagong papers na naka-indicate na tataasan yung renta nila ng 100 per month. Biruin mo, 100 per month ang itataas, 1,200 per year na increase after few weeks na pag-move lang nila dito. Before, okay pa eh. Before pandemic, madaling makapag-adjust eh kahit wala kang kakilala rito. I would say, after 1 year or 2 years, makakabili ka na ng property mo eh, ng bahay. Pero ngayon, sobrang imposible, lalo na sa mga big cities like Toronto and Vancouver. And nag-start na rin dito na tumaas yung influx of immigration, lalo na yung mga refugees. Di ba nagkaroon ng gera sa Ukraine? Maraming refugees ang napapunta nila rito sa Canada. Hindi lang sa Ukraine, meron din sa other part of the world like Iraq, Syria. Isang dahilan kung ba't nagtataasan din or siguro pinapasa nila sa mga, you know, mga nag-work talaga rito, ng mga residents, kahit mga naka-under ng work permit, students or citizen. Pag may refugees silang dinadala dito sa Canada, sinusuportahan nila, which is good. But ang problema, yung support na binibigay nila sa mga refugees na dinadala rito sa Canada, ano, sinusuportahan nila yon monthly ng 3,000, 4,000 or mas mataas pa monthly. So kanino ipapasa yung binibigay nila doon? I don't know until when, siguro hanggang sa makapag-adjust sila. Hindi naman masama yung ano eh, yung ganun na tumulong, i-open mo yung, kasi ang Pinas tumulong din tayo sa ibang bansa dati sa, you know, way back history. But right now, kasi pinapasa nila lahat ng ano eh, ng tax dun sa mga nagtatrabaho talaga doon, na kaya lumalaki yung mga tax. Ini-indicate lang nila na panibagong tax or whatsoever, pero yun na rin yun. Kaya ganun kalala ngayon dito sa Canada. And then again, nadagdag pa yung inflation nga, and then tuloy-tuloy na to, war ongoing. So ako, hindi ko personally, hindi ko masasuggest na magpunta muna kayo dito. Wala namang masamang mangarap tayo, no, kasi sa totoo lang maraming mga Pilipino na nangangarap na makapunta sa ibang bansa, pati rito sa Canada. Just right now, hindi ko siya masasuggest if you're not financially, emotionally and physically ready, lalo dun sa mga first timer na mag-a-abroad. Malaki ang gastusin ngayon dito sa Canada. Sa totoo lang naman, maganda yung quality of life dito sa Canada.
yun lang, this past few years talagang nagmahalan lahat ng mga gastusin. That's it for today's vlog, mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up and please do comments if you have some questions regarding this video or my past videos. Thank you so much. Bye-bye.